Ready? Okay. Hi guys! Ako si Red Quaresma at welcome back sa akin channel. At yung bago pala kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At sipain na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa akin channel. You know? Ayos ba? Alam niyo ba guys, habang nanonood ako ng mga TikTok videos, merong isang video na umagaw pansin sa akin. Tapos nung pinlay ko guys, grabe, sobrang nakaka-low moral lang kasi yung pagbibigay nila ng opinion, sobrang nakakawala ng respeto. So nag-trending ngayon to guys, talagang pinag-uusapan na ito sa lahat ng social media platforms. So samahan niyo ko guys na panoorin to at kung hindi naman okay lang din. Kaya mag-umpisa na tayo without further ado. Let's do begin in 1, 2, 3, go! So itong video na to guys, nag-trending na ito sa lahat ng social media platforms at marami na rin mga netizens ang nagbigay ng kanilang mga komento. And yeah, isa itong grupo ng mga LGBT na nakaka-low moral yung mga komento na binitawan nila regarding doon sa couple na si Ian Perez at si Vice Ganda. So panoorin na natin siya guys, wait lang. So ito na guys, ipi-play ko na siya. Okay, start now. Bilang tayo 3, 2, 1, go. Paano kayo pakialam kay Vice? Si Vice talaga dilawan yan. Halata naman sa kanya tayo. Kasi channel to siya. Nagtatrabaho sa channel to. Mahal siya ni Ayon. Mahal siya. Hindi siya mahal dahil. Ay, mahal. Mahal siya ni Ayon. Si Ayon taga Pampanga yan. Taga Pampanga daw si Ayon. Hindi niya alam na taga dito sa Concepcion Tarlac si Ayon. Mali-mali pa yan. Kaya si Ayon taga Pampangas, masali lang sa mga bikini open. Walang pera. Grabe no? Dapat niya bang sabihin yung ganun? Pera? Wala. Sumali si Ayon. Hindi naman niya yung point dyan. Alam mo si Ayon, kapakabayan. Kasi kung ayon siya ng mga bakla, walang maraming bakla sa akin. Hindi ka sila. Buti pa si ating kone, nakakulay gray na long sleeve. Si Ayon talaga, bikini open lang yung contestant. Nakilala lang siya ni Paisel sa ano, Showtime. May pera siya? Wala! Bakla, ginagamit lang niya si Paisenda. May pera si Ayon. Wala tayo ginagamit lang niya si Ayon. Wala siya pera. Wala siya pera. Si Ayon talaga, yung mga makla talaga yun. Ayon siya lang pinakla niya na. Paano niyang nalaman yun? Kakilala niyo ba si Ayon, di ba? Chupang si Ayon mo dati. Same ano siya dahil lagi? Kaga, hindi ganyan magsasari. Kaya mo, pwede ako ni Vice Ganda. Kaga, wala kay Vice Ganda. Kaga, si Vice Ganda. Iidulingin mo lang siya habang buhay mo lang. Si Vice Ganda. Ano yung for now kay Vice Ganda? Sabihin mo si Vice Ganda, neutral siya kasi siyempre, natrabaho sa ABS-CBN. Wala lang. Sino ba sila, no? Kilala ba sila? Grabe no, grabe. Dapat niya bang sabihin na hayop na 'yon. Nakaka-low moral talaga, no? Nakakawala ng respeto. Kakilala ba nila si Mary Boys? At ganyan silang magsalita at ganyan sila kariin magsalita. Eh ano naman, eh iba-iba naman tayo ng mga taong susuportahan, di ba? Grabe kayo. Si Vice Ganda talaga. Ano, gusto mo open ng ABS? Dahil lang doon ang gusto mo lang mangyayari sa Pilipinas. Putang ina mo, Vice, harapin mo ko. Oo, dahil harapin mo. Ang tapang nila, no? Sino ba sila? Akala mo naman may ibubuga sila kay Ate, kay Mimi Vice. Kung makapag-kwan pa, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sino sila. Napakataas naman ng tingin nila sa sarili, no? Nila. Actually, itong dalawa na to, ito yung grabing magsalita, eh. Pero si ating nakakulay gray, hindi. Kasi idol niya si Ate Vice. Lasing ba? Ba't ang lakas ng loob nilang magsalita hanggang tapos ibibidyo pa nila, no? Baka mga swap pa yung mga kumatot sa amin. Kala mo, gandang itsura, gandang lahi. Ate ka, kung napaka-bias niyang ayos. Kumatot sa kanya 2 AM every 2 AM. Okay, kakatot ako ba sa 2 AM? Grabe, no? Sila lang tal... Eto to... Grabe.
wala akong masabi, guys. Sobrang nakasar lang ako. Sinisira nila yung image ng mga LGBT. Grabe. Okay, RP, yun lang kami dahil nila mabilang mo. Oo, guys. Oo, kami na. Hinihingi ba nila? Hinihingi ba? Ay, nako. Hoy, ate. Hoy, ate. Hoy, kuya. Magkakaiba tayo ng mga taong sinusuportahan natin. Ako, guys, to be honest, hindi ako dilawan. Maka BBM ako. Pero yung mga ganitong sobrang nakaka-low moral na pagbibigay ng opinion and sobrang nakakapag-down ng mga tao, ex ako dyan. Grabe. Grabe, no? Sobrang nakakawala talaga ng respeto. Eh ano naman kung mayaman, deserve niya naman yun kasi pinagtatrabaho naman niya yun at saka hindi naman niya ninakaw. Pumoto ka ng MMA lang, buhay ka. Eh paano kayo mangihirap ng Pilipino? Yun kasi problema sa ating mga Pilipino. Huwag tayo umaasa sa... huwag natin inaasa lahat sa gobyerno. Dapat talaga magsumikap tayo, di ba? Yun yung isa sa mga solusyon dapat na gawin natin. Okay, 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 buhay ka na eh. Kahit hindi pumoto mga putyo, buhay ka, mayaman ka na eh. Trabahan ka na may 10 years. Di ba? Hindi na mo, hayop ka. Dapat talaga magmura pa. Actually, pwede siyang i-demand eh. Kasi nagbabanggit siya ng pangalan eh. And, yeah, pwedeng isampan sa kanyang kaso is cyber libel, right? Nalaman nyo naman, eh, hindi naman kayo yung pinakikisamahan, di ba? Ang galing naman nilang mangkon, manghula. Ano to? Manghula. Grabe. Pera! Nanalo? Oo, hindi. Excuse me, nanalo po si Ayn Perez actually kung siya. Nanalo siya sa International Pageant. Huwag kayo, nanguhula na naman. Nanguhula itong dalawang kwan na ito. Gunggang na ito. Hindi nanalo yan sa... Diba? Nakakaasar guys to. Nagigigil. Nakakagigil. Nagigigil lang ako. Sarap chinelasin. So yun nga no guys. Grabe no. Ang tapang ng loob nila na magbitaw ng pangalan. Tapos yung pagsalitaan ka ng hindi maganda. Tapos gagamit pa sila ng mga mura, di ba? Grabe, nakaka-low moral, nakakawala ng respeto. Di ba? Tapos ba't nila sinisisi si Vice? Anong connect? Eh, meron naman tayong mga sariling isip, puso, at kung sino yung gusto natin iboto, di ba? Kailangan mandami pa sila talaga ng pangalan. And kailangan ba talaga na pakailaman pa nila yung relationship ng dalawa na to, kung ano yung meron sa kanila? Ano to? Gaguhan? Siguro, itong dalawang kwan na to, wala silang kwan. Katulad ng ganitong relationship kay Meme Vice, di ba? Grabe. Sobrang nakakasar lang. Sarap. Sarap chinelasin. Ayan, sikat na sila ngayon, guys. Sikat sila sa kagagahan nilang dalawa. Grabe. Alam ko sa inyo, marami din haasara regarding dito. Lalo na yung mga part ng LGBTQ. Marami ding magagalit dito kasi talagang nakakawala ng respeto, di ba? Oo, tama, may kanya-kanya tayong opinion, pero alam, kailangan meron tayong limitations, di ba? Hindi basta-basta tayo magbibitaw ng mga salita na talagang nakaka-low moral, nakakawala ng respeto. And dito pa lang, guys, makikita mo na yung pagmumura nila, di ba? Nangahamon sila, pwede nang kasuhan yun eh. Pwede nang kasuhan, di ba? So, comment down below guys kung sino din yung mga naasar dito sa itong mga hunghang na nagbigay ng kanilang opinion regarding sa relationship ni Meme Bay sa kani iyon. Comment nga kayo kung ano masasabi niya dito. Kasi ako guys, to be honest, sobrang naasar ako.
So, yun lang guys, no? Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, bigyan nyo siya ng malaking likes at mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know,